siya, di ba si Pina sa bus station? Itadala siya sa Maynila! Wala na po! Wala na! Jeno! Sa susunod na lang! Jeno! Jeno! Pupunta na ako ng Maynila. Susundan ko si Jenna. Si Jenna? Nasa Maynila? Bakit? Basta kailangan ko sumunod dun. You're Sandra Rosales, right? Ako nga, bakit? Hinahanap lang namin ang tao na makapagtuturo sa amin kung sino mayari ng isang kwintas. Posible kaya si Jenna yung nawawalang apo ng matandang yun? Paano kung may iba nang lumapit dun sa pokpok na yun? I don't think so. Sandra didn't mention na may ibang kumuusap sa kanya about the owner of the necklace. Really? Siya naman itong banner niyo! Oh, bongga! Siyempre, maliit lang pero tago. Yun na nga! Pagod akong kakahanap nitong bahay niyo. Ay, Diyos ko! Ay, naku, ito nga. Kagabi pa ako naghahanap ng makakausap. Alam mo, nalaman ako kagabing nakakaloka. Narinig kong nag-uusap si Madam Sandra at saka si Debbie. Na, kaya pala yung matandang Koreano pumunta sa kasa kasi hinahanap nila yung may-ari ng kwintas. Eh, anong kwintas yun? Ano ka ba? Yung kwintas ni Jenna na sinanla ni Madam Sandra, naalala mo? O, so eh bakit hinahanap nung matandang Koreano si Jenna? Ano ka ba? Kaya pa nag-iisip eh. Ganito yung kwento niyan. Yung kwintas na yon, sabi ni Jenna sa akin, binigay sa kanya ng lolo niya nung maliit pa siya. So, ang ibig mong sabihin ngayon, yung matandang Koreano na yon, ang lolo ni Jenna? Perfect, nakuha mo. Matalino ka eh. Hindi lang masyadong halata. Pero tama ka eh. Pwede yung matandang yun ang lolong matagal nang hinahanap ni Jenna. Eh, kailangan malaman to ni Jenna. Ay, tanga ka pa rin. Paano malalaman ni Jenna? Wala nga si Jenna. Hindi nga natin alam sa sila nagpunta. Alam ko na. Eh di, sabihin na lang natin doon sa matanda, doon sa lolo ni Jenna yung totoo para sila yung maghanap. Ay, naku. Talaga nga naman eh. Pag mamalasin ka, naulanan pa tayo. Naku, nay, kung kailan namang wala tayong damit na pamalit, eh baka magkasakit na naman kayo niyan. Okay lang ako, alam. Oh, Jenna! Bakit anak? Medyo nahihilo ko ako. Ano? Dahil sa gutom yan, eh kailangan natin bumili ng pagkain. Hindi, nanay. Huwag niyo na ho ako intindihin. Eh, huwag na ho natin galawin yung perang hawak natin. Nakalaan na ho yan sa tutuloyan natin, nay. Hindi pwede. Kailangan mong kumain. Halika, maghanap tayo ng mabibili. Sarap ba? Oo. Saan mo ito nabili? Ito lang sa kanto. Sarap ba? Uy! Miss, naliligaw ka ba? Bawal outsider dito. Labas ka po. Ay, hindi. Hinahanap ko kasi yung may-ari nito. Yung si,
Nasa cookbook. Ah, si Changhi? Si Sir Changhi? Ay, yun yun yun. Yun, oo, nasan siya? Bakit? May appointment ka ba? Eh, ano ka ba? Di naman na siguro kailangan niya. May importante lang sasabihin sa kanya. Ay, kaya pa na. Hello, Sir Changhi. Si Sir Changhi. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Sir Changhi, ako po si Ada. Naaalala niyo po ba ako? Ako po yung kausap niyo na pumunta po kayo sa kasa. Ah, oo. Naalala ko na. Alam ko nga po eh, kasi pag ganito po yung ganda, mahirap po talaga kalimutan. Pero hindi po yun ang gusto kong pag-usapan, Sir Changhi. Nandito po ako para pag-usapan po yung tungkol dun sa hinahanap po ninyong nagmamay-ari ng kwintas. Anong alam mo? Madam, may naghahanap sa'yo! Sino raw? Di ko po alam. Kailan naman nagre-relax, oh? Sino? Sabi ko na nga ba eh. Babalik ka. I underestimated you. Mas gahaman ka pala kaysa sa inaakala ko. Natural. Ano ba akala mo? Kayong mayayaman lang ang wais? Ayoko na makipaglaro. Tapusin na natin to. Malaki yung offer sa akin ni Changhi. Kaya mong higitan? Alam mo, mas maayos kang kausap kaysa dun sa matandang yun. Siguro naman masaya ka na sa halagang yan. Oo naman. Kontento na ako dito. Hindi ko na nga hintayin yung offer ng matandang yun eh. O, nakuha mo na yung gusto mo. Ngayon naman, ibigay mo sa akin ang kailangan. Sabi mo, kilala mo ang may-ari ng kwintas? Opo. Kilalang kilala ko po ang may-ari ng kwintas. Yun din ang sabi ni Sandra. Pero bakit ikaw ang paniniwalaan namin at hindi siya? Hindi po kasi ako mukhang pera at hindi po ako magpapabayad sa inyo. Ginagawa ko po ito para sa inaanak ko. Anong ibig sabihin mo? Sinong inaanak mo? Alam mo, kinuha ko lang yung pintas na yon dun sa anak ng dati kong kusinera dito sa kasa. Bigay daw yon ng lolo niya nung bata pa siya. Bigyan mo ako ng pangalan. Jenna. Jenna Bartolome. Siya ang may-ari ng kwintas na yun. Si Jenna ang inaanak ko. Si Jenna yung may-ari ng kwintas. Yung dati ninyong katulong dyan sa kusina ninyo. Si Jenna po ang tunay niyong apo. Okay ka lang ba, anak? Halika na. Bilisan mo. Halika na. Jenna! Si Jenna ang apo ko? Mahirap po bang paniwalaan yun? Sir, naghahanap po kayo ng nawawalang apo. Yung inaanak ko, naghahanap ng nawawalang lolo. Oh. Swak! Di ba? Ganon. Uy, anong ginawa ka na dyan? Pasensya na po, Sir Joshua. Alam po kasi namin na si Jenna yung pinag-uusapan nyo, kaya nakinig kami ni Dindi. Sige na, sabihin mo na. Huwag ka na matakot. Oh, bakit Dindi? May isasabihin ka ba? Sir Changhi, kasi po yung pinakita po sa akin ni Ami yung kwintas na yon. Nakita ko na po yun, sir eh. Natatandaan ko po, yung kwintas na yon, suot ni Jenna yon. Bigay daw po ng lolo niya. At saka, sir,
May kagaya daw po yung kwintas na yun eh. Suot nung nasa portrait dito sa opisina ninyo. Sir, gusto nga daw po niya kayo sana kausapin tungkol doon. Kaya lang, nawalan po siya ng pagkakataon. Si Jenna nga ang apo ko. Jenna! Jenna! Ay! Ulo ka ba? Jenna! Lugi ka na naman tayo! Jenna! Jenna! Pakitulungan naman ako. Tulungan naman. Pero munaawa. Jenna, anak! Jenna! 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 Si Jenna may-ari ng kwintas? Oh, siya nga may-ari ng kwintas na yon. Pero alam nyo, bago ko nakuha yung kwintas na yon, iniingatan niya yon. Dahil naniniwala siya na yung kwintas na yon ang magiging susi para mahanap niya ang tunay niyang pamilya. Pero alam mo, Violeta, sa totoo lang ha, patagal na niya hinahanap ang lolo niya. Teka, yun bang yung matandang nagpunta dito kahapon, lolo ba niya yon? Bella, halika na. Hoy! Tarantado rin tong bastos na to, ah. Nakausap pa, nilayasan ako. Bastos! Di bali, dami kong pera. Ay, happiness! Pera! Paano, anak? Kamusta na pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Amy. Salamat pala sa tulong mo, ha? Diyos po, nanay. Ako naman si Josefina. Anak ko, si Jenna. Salamat, Jess. Wala yun. Gusto niyo po, tawag ko lang kayo ng taxi. Saan ho ba kayo umuwi? Sa totoo lang kasi, wala kaming matutuluyan eh. Bagong santa lang kami, galing Bicol. Bicol? Taga Bicol rin po ako. Sa Albay, eh, bakit po wala kayong matutuluyan? Eh, bago lang kami dito sa Maynila, eh, wala din kami kamag-anak dito. Kulang na rin kasi ang pera namin, eh, kaya hindi kami makaupa ng apartment. Gusto niyo po ba sumama lang kayo sa akin? Saan ka ba? Sa bahay namin. Kausapin ko lang nanay ko. May pinaupahan kami yung maliit na kwarto doon. Mura lang! Baka gusto niyo sumama? Mabuti nga siguro, anak. Manatili muna tayo sa isang lugar. Abang masama ang pakiramdam mo. Sige, sasama kami sa'yo. Halika na. Halika na. Hindi ko nakita ang mga palatandaan. Bakit hindi ko naisip na kaya magaan loob ko sa kanya dahil minana niya magandang nakatangian ang kanyang ama? May dugong Korean po ako. Ang tatay ko po, Koreano. Bakit nung sinabi niya sa akin na may dugong Korean siya, hindi ko kagad naisip na siya pala ang hinahanap kong apo. Bakit hindi ko pinansin? Hindi mo ba ako narinig, Jenna? Ang sabi ko, umalis ka na! Lumayas ka na! Ang bigat ng aking pakiramdam nung minsan, pagalitan ko siya at palayasin. Napakaraming pagkakataon na sinayang ko. Napakarami. Dahil naging bulag ako at manhid. Hanap ako ng hanap. Yung pananatagpuan ko na. Jenny pala ang apo ko.
Harbuchin. Sir, Harbuchin. You okay, Harbuchin? Lapit na tayo sa bahay ko. Nay! Apa na ko? Ano ba bata ka? Kanina pa kita hinahanap! Saan ka ba nagaling? Sino ba yung mga kasama mo? Nay, kasama ko po si Jenna at si Aling Josefina. Magandang hapon ho. Nay, taga Bicol rin sila. Kakadating lang nila po dito sa Maynila. Naghahanap po sila ng mauwian. Bakit dito ba sila dinala? Eh, di ba wala na yung bed spacer natin? Eh, di kala ko pwede na sila dito. Nay, huwag na! Ay, may pabahay ba na rin sa'yo? Nakakaya, Nay! Huwag mo nang gagawin ito. Ganyan ka na makakaulat, ha? Nakakaya, Nay! Kayo pa, meron ba kayong pambayad na renta? Kayaan mo na, Nay. Pa! Eh, 400 na lang ko kasi ang pera namin. 400? O akin na yung 400, tsaka yung pulseras mo. Anig na. Ano ba? Ang bracelet ko, ho? Oo nga! Huwag yung bracelet akin na, ay! Na yan. Ibigay ni Benjo sa'yo yan, eh. Talaga na. Ano ba? Gusto niyo ba yung kwarto o hindi? Iba na lang ho ang kunin niyo. Huwag lang ho itong bracelet ko. Eh, mukhang yan lang naman ang may halaga sa mga kagamitan ninyo, eh. Yan lang tatanggapin ko. Anak, pabila ka sa iyo. Okay na! Jesus. Akin na! Ano ba? Gusto niyo ba yung kwarto? Akin eh. Harbuchin, ang gamot. Ito po. Oh. Anong ginagawa niyo dito? Ano nangyayari? Lolo! Anong nangyayari? Okay lang kayo? Oh, walang iya kayo. Anong ginawa niyo sa lolo ko? Kararating mo lang, nagbibintang ka na. Wala kami ginagawa, ha? Oh. Okay na po. Harbuchin. Joshua. Hanapin mo si Jenna. Dali mo siya sa akin. Dali mo. Lolo, bakit niya hinahanap si Jenna? Joshua, bakit niya hinahanap si Jenna? O, dito ang kwarto niyo. Pasok kayo dito. Mahina ang tubig dito, ha? Kaya kung gusto ninyo, doon kayo sa poso sa kanto umigim. At bawal ang dikuryente dito, maliban sa isang electric fan. Naiintindihan niyo ba? Opo. O ikaw, may trabaho ka ba? Maghahanap pa lang po ako ng trabaho eh. Aba, galingan mo sa paghahanap ng trabaho. Dahil sa susunod na buwan, eh cash na lang ang tatanggapin ko. O, pahiramin ko sa inyo yung unan tsaka kumot, ha? Kaya pag hindi ninyo ako mabayaran sa susunod na buwan, eh magpasensyahan na lang tayo. Kahit ba magkababayan tayo, eh, dapat maging practical ako dahil dito sa Maynila, mahirap mabuhay ng walang pera. Sige na, si Jess na lang bahala sa inyo. Pasensya na kayo, ah. Mabait naman nanay ko, eh. Kaso, masyadong business-minded. Naiintindihan naman namin ang nanay mo, eh. Wala naman nang talagang libre sa panahon ngayon, eh. Mahalaga. Matutuluyan na kayo. Salamat, Jess. Okay na tayo dito, anak. Makakapagpahinga na tayo ng maayos dito. Hindi pa rin ako makapaniwala na buwisit lang ang paslupang yan ang apo ng papa. Focus, Violeta. Ngayong alam mo na kung sino si Jenna. Ano ngayon ang plano mo? May balak ka bang ipalipit siya? Kung pwede nga lang sana eh, para hindi na ako magkaproblema eh. Eh, nasa na ba si Jenna? Pumunta na ng Maynila. Gusto mo bang kumuha ko ng taong maghahanap sa kanya? Well, that's the least of my concerns right now. Ang pinaka-problema ko lang ngayon, paano ko sisiguraduhin na hindi makakarating kay Papa ang tungkol kay Jenna? Ivy, not now! Ma! I have some really bad news. Oh, bakit? Ano nangyari? Alam na lolo kung sino nawalan yung apo. Si Jenna, Mommy.
had me worried there. How are you feeling, Arabuji? I feel better, Joshua. How did I get here? Arabuji, I brought you here. Thank you. Joshua, kausapin muli si Ada. Tanungin mo siya kung paano natin makikita si Jenna. Arabuji, Jenna's no longer here in Bicol. She left to Manila with her nanay, Josefina. But Ada doesn't have their address. Parang nandiyan ang pagkakataon. Kung kailan ko alam, naapo ko pala si Jenna, doon naman siya lalayo. Joshua, I want you to exert all efforts. Hanapin mo si Jenna. Hanapin mo. Don't worry, Arabuji. I will bring Jenna home. Come on, Joshua. Nasaan ka man, hintayin mo lang ako. Darating ako. Natutuwa ako, Papa, at natapos na ang paghahanap mo. Who would have thought na si Jenna pala ang anak ni Philip? Oh, I'm so excited, Violeta. Mahabang panahon din kami nagkahiwalay. Babawi ako ng gusto sa apo ko. Babawi ako. Ako din, Papa. Gusto ko rin makabawi kay Jenna. Nakukonsyensya nga ako at pinakulong ko pa siya noon. Eh, siya pala ang nawawala mong apo. Tapos na yon. Let's not dwell on the past. Lahat naman tayo ay may pagkukulang sa kanya. Ang mahalaga ay alam natin na si Jenna nga ang apo ko. Violeta, nakikiusap ko sa inyo. Sa inyo. Sana pagtulong-tulungan natin na hanapin siya. Maasahan mo, Papa. Tutulong kami sa paghahanap kay Jenna. I'll count on that. Thank you, Belle. Seryoso ba kayo? Hanapin natin yung babaeng yun? Talaga nga hanapin natin si Jenna at uunahan natin ang Papa. Sisiguraduhin ko hindi na sila magkikita maglolo. Ipapublish mo sa lahat ng broadsheets at tabloid itong picture ni Jenna. Magbibigay tayo ng 100,000 peso reward para sa sino man ang makapagtuturo kung saan ay matatagpuan si Jenna. Maasa ka, nakakontakt si Jenna sa kasa at may makakalap na impormasyon si Sandra. Tanong mo kung nasa sila! Ay, sigurado matutuwa sa Sir Changi kapag ka nalaman. Madam! At pagkatapos, hindi na ako magdadalawang isip na patayin siya.